Morning guys, welcome sa RJ's Farm. Mag-update lang tayo dun sa pinagawang CR. So yung CR, ang loob ayos na. Bali, tubig na lang, installation ng tubig. Ayan siya. So, ayan. Nalagay na lang yung laboratory dito. And then yung CR, ayan natin. Nagpalagay na rin tayo ng grills. Ayan, pinagawa natin kay Mang Mags Ideas and Stuff. At saka pala to. Ayan. Ito yung parang temporary lang or pang samantagal na patungan ng lalagay natin itong drum para water source natin. Para pag nag-flush, may tubig. Ayan. Yang, si Mang Mags ang gumawa niyan. And then, ang nag-i-install ng tubig natin, si Kuya Eddie. Ayan. Sangko. Dere kayo, ayan siya. So yung mga magpapagawa, hanapin nyo lang siya sa San Nicolas subdivision. So yung sala niya, tapos yung drum, binutasan na rin ni Tatang, nalagay natin dun. Dalawa. And then pag ano muna, yung source natin kasi dito, yung tubo natin dito dahil wala pang nawasa or jetmatic, ang gagawin natin, ilalagay yung robin and then pupunuin. Ay, kitang yun. Then ito yung ilalagay niya. Ito, binutasan na ni Tatang. Ayan. And then nakabili na rin tayo ng tatlo pang kalamansi, that para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 17 na kalamansi na yung nandito natin. So, nakapag-prune na rin tayo ng ating mga Black Rivier. Almost 2 weeks na sila. At lumilitaw na yung mga ayan, mga bulaklak nila. Malapit na mag-bloom. So, nagbabatik, ito yung stage na kailangan natin lagi nag-i-spray. Lalo na ngayong hapon. Kada hapon umuulan. So, yun lang ang kailangan natin i-maintenance dito, pag-i-spray. And then, ito, nilagyan na rin natin ng mga plastic cup para medyo naka-safety yung mga bunga natin. Para pag umulan, hindi sila matutunaw. So mag-aantay lang tayo niyan. And then nakapagtanim na rin pala tayo ng mga binigay ni ng kaibigan nating nag-uubas ni si Prince Harvey. Yan. Suba, yung taga dito lang sa Megachawin. Binigyan na tayo ng nung una sabi niya flora daw yung na-acquire niya. Pero nung napabunga niya dun sa kanila, ano pala sila? Peyton. Ayan. Ito yung mga yan. Peyton daw yun. So, abangan natin. Mga nasa siyam na Peyton nata yung naibigay niya sa atin. Siyam na Peyton. Yan. So, may dagdag na naman tayong bagong variety sa ubas natin. And then, yung mga bunga rito, natapos na. Yung mga dating pinapipicture natin, ubus na. Yan. So, wala na silang papahinga na lang natin to. Siguro, tsaka natin ipuprun. Tapos itong mga katawba, pinrun na natin kasi sa sobrang yabong na mga dahon nila. So, pinrun na natin and then yung may mga cuttings tayo na pinadala doon sa kaibigan natin sa La Union. So, mostly kasi pang rootstock lang naman talaga yung katawba. Pero dahil sa sobrang kapal ng dahon ng mga katawba, halos binabahay na sila ng caterpillar. Tsaka pag i-spray mo, hindi tumatagos kasi sobrang kapal ng dahon. So, yung ginawa natin, pinuro na natin sila. Tapos, itong mga Brazilian natin, so, yung iba, tinamaan na ng punggus kasi nga, hindi natin naasikaso. Ayan, nagbatik-batik. Pero yung iba, magaganda pa. So, itatry natin silang isave. Lalagyan natin ng plastic. Ayan. So,
Bali, unang bunga pa lang nila to. Kaya sa susunod na magbubunga to, aalagaan na natin sila. Lalagyan na natin sila ng plastic. Tsaka na-busy rin tayo sa dito sa ubasan kasi ang dami nating pinagawa ngayon. Kaya na-busy tayo. Hindi natin sila naasikasong mabuti. Tapos yung iba ngayon, nagbubulaklak na naman. Ayun. So hindi natin pinapatuloy ito. Kasi nga, pinapahinga lang natin itong mga ubas na to. Ang dami pa nila, oh. Bali, yung mga ibang pumupunta rito, hindi pa kasi available yung pick and pay natin dito. Kaya yung ginagawa, pinapatikim na lang muna natin ng libre sa kanila. Kasi nga, yung quality niya, hindi pa talaga pang pick and pay. Pang ano pa lang muna. Personal consumption muna. Yan. Ito yung mga to, medyo mahinog na. Ito. May mga magaganda pa rin quality. Ayan to. Kagaya na ito, maganda yung quality nila. Kaya pag may pumupunta, may hinog, pinapatikim natin. Tsaka ito yung mga ano, napasin ko rin. Ang gaganda na ng mga bands nila. Oh. Ang haba. Mahaba na yung mga bands nila. So sa susunod yan, maganda na to. Tsaka hindi na natin sila i-overcrowded. Yan. Kasi natuwa tayo kasi sa sobrang dami nila. Ayaw natin magputol o kaya magbawas. Kaya nangyari, naging overcrowded sila. Tapos walang airflow. Yan. Number one na ano yan, yung airflow. Kailangan may airflow yung mga ubas. O nadadaanan ng hangin. Kasi pag hindi sila nadadaanan ng hangin, ako yan nasisinagi ng araw. Yung mga ubas, hindi natutuyo. So yun, prone sila sa fungus. Yan ang ano ng mga fungus. Pagbasa, pag moist. So sa susunod yan, ano natin, ayusin na natin sila. And then, yung mga mulberry natin. Ayan, ang lalaki na, ayayabong na yung mga mulberry natin, no? Ayan. May mga, halos naubos na to, pero itong mga bunga na ito, nag-second batch na eh. Kaya lalaki na, oh. Lumalaki na sila. Second batch na kasi to, pero ipupuro natin to, siguro mga first week of July. First week of July, ipupuro natin. Sasabay-sabay na natin itong tatlong ano to. Itong 50 ano. 50 na puno. Tsaka itong mga bagong tanim natin. Eh, medyo madamo. Okay lang naman yung madamo eh. Dahil matsustansya nga yung lupa. Yung mga tinanim natin dito na 45. Good thing is, walang namatay. Walang namatay sa init. So, nakaka-recover na sila. Ayun o. Yan, nakaka-recover na rin sila. So, dadamuhan na lang natin ng konti ito. And then, yung palang kabila, na-arkila na rin. So, nabupalibutan na tayo ng ampalaya. Ampalaya din doon, ampalaya doon, tapos ampalaya din sa kabila. Pero alam ko yung gagawin nila doon sa kabila, mag-uupo muna sila. So, may ampalat upo na rin dito. Yan. Ito, naka-schedule na natin ng July. Ipupuro natin ng July yan. Over ano na sila eh. Tataas na nila almost 15 feet na sila eh. Kaya ibababa na natin nuloy sana ng 5 feet. Yan. Then inaayos na natin itong mga bonggambilya para maging bakod na. Tinanggal natin itong mga sala-sala. Saka ito pala mga Carolina Reaper natin. Ayan. Ito yung mga Carolina Reaper. So nagbubulaklak sila, ayaw pa nila magtuloy kasi nga medyo maliit pa yung stem nila or hindi pa sila matured. Ayan. Kaya yung iba na-abort. Ang dami niyang ano, bulaklak. Oh. Kahit maliit pa. Then nakapag-grass cutter na rin tayo. Ayan.